the colors. Isang magandang araw sa inyong lahat. It's a sunny Saturday morning dito sa Germany. Kumusta kayong lahat? Welcome back to my channel. Ito si Mommy. I'm just finished exercising. Nakapag-exercise na tayo. Grabe, kasi kagabi, feel na feel ko talaga yung pagod. Nakita nyo yung last vlog ko last night. Pare, continuation to. Grabe yung ano ko. As in, sabi ko, parang feel ko talaga pagod na pagod ako kasi sa trabaho. Kaya sabi ko, today, para mabawas-bawasan yung pagod natin mamaya, I need to warm up. Kailangan ko mag-warm up. Kaya nag-yoga ako ngayon, earlier. Tapos nag-stretching tayo. And then, nag-ano din ako. Kasi ito, sumasakit siya dito sa likod. Tapos dito, kaya yung problema ko, gusto ko magpa-massage. Pero yung sa gusto ko na massage, matagal. Kailangan ng appointment. Wala dito yung mga tawag ka na pupunta sa'yo. Mahirap. Tapos pag appointment naman, it takes time. Kaya no choice kung hindi maghintay at saka magpa-schedule. Pero hindi din ako kontento dun sa massage ko dati. Kaya sabi ko, I will try my best na lang na mag-ano ko ng sariling way ko para ma-exercise ako or mabawas-bawasan yung mga pananakit ng katawan ko. Ito siguro yung sign na matanda na tayo or talaga pagod ako sa trabaho. It's 9:30 na in the morning. I will, after nito, kakain ako kasi yung last na kain ko was yesterday pa. Lunchtime din eh, bago din pag 10 o'clock. So 24/7 na tayong walang kain ngayon. Yung last ko na kain lang was afternoon kahapon doon sa trabaho kasi hindi ako nakapag ano, wala akong pause, wala akong break time kasi nga busy ako kahapon sa trabaho ko. So I'm trying now at okay lang daman kasi kumain ako ng brunch bago ako nagtrabaho. So sila kambal wala dito, nasa papa na nila, but I am going to pick up or meet my kambal sa Friday. Tapos diretso kami doon kay Love kasi birthday ng kapatid niya. Siya ngayon busy. Binabayaan ko siya matulog. Bahala siya matulog. Hindi ko siya dinisturbo since last night kasi nag-attend siya ng isang birthday or anniversary. Sabi ko, I give you time. Kaya tawag siya ng tao. Sabi ko, pwede ba, ano, enjoy mo yung time? Kasi I am also a type of person na once ako'y nasa ano din, gusto ko ng time for myself. I really want time for myself, meaning to say walang didisturbo sa akin. For example, ngayon, I'm doing my exercise. I try talaga, hindi ko siya kontakin kasi gusto ko i-ano ko yung time sa sarili ko. Same din naman sa kanya, sabi ko, no, I don't want to disturb you. Gusto ko siyang enjoy yung sarili niya kasi I'm not that person na, hala, i-check ko lahat yung ginagawa mo. No, I'm not. Kasi sabi ko nga sa iyo, sabi ko nga, ako yung taong, once yung trust ko nakuha mo, you are 100%
secure na mapapagkatiwalaan mo ako. Kaya when it comes din to friends, when it comes din to kaibigan, ganun din naman ako. It takes time bago mo makuha yung trust ko, pero once you win my trust, nakuha mo yung trust ko, see to it na I am a friend who will stay with you by sickness and by health. Andyan ako, kahit silent ako, pero andyan ako, handa akong tumulong. Ganun akong kaibigan. Pero once you broke up, once you broke up the trust doon, sabi ko, it's different. Talaga, nagdi-distance ako. Yun ang natutunan ko dito kasi sa Germany, it's not easy to find the trust. Mahirap magtiwala kasi kahit not only in Germany, but also in the Philippines or all over the world, ganun din. But then, sarili mo pang kaibigan, yun din ang luloko sa'yo. So, kaya sabi ko nga, it take time bago makuha yung isang trust ng tao. At once nakuha mo yun, see to it na mapagkakatiwalaan mo ko kahit hanggang sa dulo. Ganun ako. Nagsasalita pala ako, wala na pala yung camera, hindi na pala naka-record. Ngayon, yung mga tinupi ko, ibalik ko dun sa, i-arrange ko siya. Tapos, syempre, magtatrabaho ako ngayon. Alas 11, alis ako. Time to, pero ayusin ko muna yung mga dapat ayusin bago ako malis. So, ayan si Love. Hindi ko siya disturbuhin para siya makatulog. I don't know, natulog ko siya ngayon. Tsaka ako'y papasok na sa trabaho. Meron pa naman akong almost an hour na lang. And then, papasok na tayo. Kailangan ko ng power para mamaya, para tayo'y may lakas. So, ipadaling ko siya. Ako ng bread. Meron pa naman ako natitirang bread. Bigat po yung bike ko. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you try to get some.
just for a bit. There's a new day. It's a sunny and good weather weekend dito sa Germany. As of ngayon, mainit and normal, parang summer lang din. And ang ganda ng temperatura, ang ganda ng magbike, kaya makita ko ang dami nagbabike ngayon, as in super summer na summer. I think we have today 30 degrees. Para sa amin mainit po yan. Kaya yun, si mami niya yun, Japerms, kasi sabi ko, enjoy ko yung supposed to be. Yung plano ko ngayon, mag-jogging ako papunta sa trabaho. Pero nag-yoga na ako sa bahay kanina at nag-fitness ako. Kaya sabi ko, tama na lang muna yun. At least na-exercise tayo, tapos na ano din ako, na-busy da sa pagtawag. Tapos si Labi din tulog pa kasi ano siya kagabi. May natindiran siyang party, kaya hanggang ngayon tulog pa siya. Ginising ko nga lang, na-disturbo ko siya. Sabi ko, you sleep again, kasi kailangan mo yan. Sabi niya, hindi naman araw-araw umiinom. O nga, hindi araw-araw umiinom, pero pag umiinom naman sobra, hindi daw niya alam kung anong nangyari. But anyway, time to continue my work. Trabaho tayo ngayon. And hanggang mamayang hapon pa tayo, hanggang mamayang gabi. So, tingnan niyo, oh. Meron eroplano. Asa na yun? Ayun, hindi ko na makita. May eroplano dumaan. Kasi meron ditong parang airport ng gusto mga matutong mag-dream. Yung mga 1 or 2 person lang yung sasakay. So, I will see you again mamaya. Meron pong nangyari ngayong kababalaghan. Ito po, may bisita ako. Tingnan nyo. Hindi ko alam, nandito siya. Kasi ang galing, na-prank ako ngayon. It was a prank, kuda? It was a prank. That you are at home, but the truth is you are here. Na-prank po ako. Is this mine? Thank you. Kasi, I was thinking, nasa bahay siya. Tinawagan niya ako. Ang galing-galing mo. As in, you are really a good showspieler. I really believe that you are at home. And then you are in bed. Sabi niya, nasa bed na siya kasi kaudaw siya. As in, you are tired. Okay, then you sleep and then we continue speaking as normal. And then, I was really 100% so believe that you are really at home, but you are in my living room. When I arrive here, somebody said, I was shocked. So what you are doing here? I was thinking you are in bed. But then thank you. I miss you, Robin. Oh. That's good. Salamat. Hello everybody. Welcome. But you? I make a surprise. Yeah, alam niyo meron siyang ginawa. As in, grabe. Sinurprise niya ako. Tapos nakaiyak tuloy. Oh. Morning everyone, isang magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Welcome back to my channel. Thank you sa mga nanood ngayong ng video ko for the last 4 hours. Salamat po sa inyong mga gratulasyon. Salamat sa inyong pagbati. Dito tayo sa baba. Ay, hindi po makatayo yung camera ko. Dito kaya. Ayan. Ay, ayan. Ang ganda ng posisyon ng camera ko. So ngayon, ako'y gumagawa ng kape. Gawa tayo ng kape. Maraming salamat sa inyong lahat. Nag-lotion ako kung bakit nandito lahat. Sinisegi ay dun sa bath. Siya yung gumagamit ngayon. At may kwento ako sa inyo. Kagabi, may papiyaw lang akong video. Akala ko nasa bahay siya. Sa bahay niya ba? Kasi last time na nag-usap kami, nasa trabaho pa ako. Busy talaga kahapon. Tapos sabi niya, okay. Tapos, tinawagan ko siya 3 o'clock ata. Or may pause siya, mga ganun na oras, 3 o'clock.
ko. Sabi niya na magre-release daw siya ng bahay. I mean, garden. Tapos, sige, okay. See you mamayang gabi. Tapos, hindi na ko na siya nakausap hanggang sa ako'y pauwi. Sabi niya, tawagan mo ako pag ikay pauwi na. So, kundi tinawagan ko siya. As in, believe na believe talaga ako na nasa bahay siya. So, yun. Nag-usap kami habang ako'y pauwi. Sabi ko, ba't ang dilim? Sabi niya, nasabi na daw siya kasi matutulog naman siya. Sabi ko, yun. Kasi uminom ka nang hindi nag-control. Kasi nag-fasting siya. After nun, uminom siya. Tapos sabi ko, yan kasi hindi nakinig. Nag-inom. Lasing na lasing siya. Kaya the whole day siya natulog. Tapos hanggang sa makauwi na ako dito, usap pa rin kami. Tapos andun na ako sa labas ng ano ko, door. Sabi ko, bakit nag-feedback yung ano, usapan namin. Tatanungin ko, so ano siya. Pero diretso lang ako. Sabi, pagod na pagod ako. Diretso ako sa sala. Pag ano ko sala, sabi ko, ha? Pag-uping ko, sabi ko, ha? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Prinang mo ako. Sabi mo, nasa bahay ka. Hindi maganda yung pakiramdam mo. Yung palan dito ka bahay ko. Umiyak ako kasi na ano ako, na surprise ako ba doon. Diyos ko, sabi ko, next time mo nang gawin, sabihin, hindi mo na ba nagustuhan yung ginawa ko. Sabi ko, of course, nagustuhan ko yung ginawa mo, kaya nga umiyak ako. Eh, sabi ko, dapat may video ka next time. Pag gagawa ka ng surprise, gawin mo naman video para atos may pang-tipag ko. Alam mo, sabi niya, hindi naman po yung para sa YouTube mo, ginawa ko yung para sa atin. Haba ng hiya. Sabi niya, di naman kailangan na ano daw sa buong mundo na may ginawa siya. Sabi niya. So, I respect. So, sabi niya, it's for us. Kaya daw niya, hindi siya nag-video. Sabi ko, alam mo, andyan lang yung camera. Oh. Pero, joke ko lang yun siya. Pero, but then, naano po ako, na-touch po ako. Na-touch ako dun sa ginawa niya. Siyempre naman, sino ba naman hindi matatouch? Humaba yung buhok natin, di ba? Sino ba naman hindi? So, nagluluto ako ngayon ng breakfast namin bago ako magtrabaho. May work po ako ngayon. May trabaho ako. So, dyan ka. Sana hindi mahulog. Sabi ko, na-appreciate ako sa ginawa mo. Sabi na, miss daw niya ako, kaya siya pumunta. Sabi ko, good day mo. Meron pong mag-good morning sa ating lahat. Ayun, no? Morning. Good morning, ambot imo. Amulat imo, good morning. I have told them already your surprise last night. So, that's why I was crying. Kasi hindi ko ini-expect na may surprise ang darating sa akin. So, we are going to eat breakfast. Ito yung breakfast ko. Magra-rise ako ngayon siya, yun, no? Kung bakit, another day niyo naman kakayon si Mami. Tapos yung mga matanda ko doon. Nako! Whole time lang akong mamaya maglalakad. As in, the whole time ng 8 hours ko kasi nasa estasyon ako ngayon. Tapos most ng mga estasyon ko, may 5 sila parating. Andito yung isa. Kaya kailangan kong magkaroon ng power. So, gutin appetit. Danke, diao. So, ito yung rice ko. Breakfast. First time niya makita akong kakain ng breakfast na rice. But it's not anymore breakfast kasi it's 10 o'clock. So, 10:30 na po. In 1 hour, papasok na ako at siya uwi na. Nasa andawin na ako sa trabaho. Andun na si Lab. Uwi na din siya. Naghiwalay kami sa baba. Pero sabi ko nga, no choice tayo. That's our life for the meantime. Sabi niya, kung kailan ako maghintay, Erin. Kasi may mga pinadala akong gamit. Sabi, dalhin mo muna yan sa'yo kasi kailangan natin sa pag-barbecue. Sabi niya, maganda sana kung ikaw yung inadala ko dito doon. Na sabi ko, ano, alam mo naman yung rason na kung bakit hindi pwede. Sabi ko, you need to wait 10 years. Sabi niya, 10 years? Parang hindi ko nayayay matwa yung 10 years. Sabi niya, baka nasa Pilipinas na ako noon. Sabi ko, bakit alis ka ba ng Pilipinas? Sabi niya, oo. Sabi ko, ako magtatrabaho, ikaw nasa Pilipinas. Dino-joke niya ako. So, ang galing.
Ang galing niyang magtago ng sorpresa. As in, na-prank niya talaga ako. Grabe. Iyak talaga ako. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Sabi ko, bakit andito ka? Kala ko nasa bahay ka. Sabi niya, bakit hindi ka masuwi ko? Siyempre naman, apres yung ginawa mo. Pero sabi ko, grabe ka mag-ano ah. Grabe ka mag-prank. Wala akong ka-ano, ka-idea. So, ayun, bumalik na naman siya. Of course, kasama si Puma. Kasi, sa Friday, andito naman siya ulit para kunin kami. Tapos sabi niya, kailangan mo nang mag-drive talaga. Sabi ko, oh, para daw hindi na hassle sa akin. Sabi ko, magpa-practice ako. Kaya, we will see po this coming Friday. Kasi nasa kanya kami this coming Friday. Tapos, yun nga, it was a nice evening. May sorpresa siyang ginawa. Naka-ready na yung wine, naka-ready na yung table. Hindi ko lang siya nabidyuhan. Tapos yung pagkain, nag-order pala siya ng pagkain. May dala-dala siya pagkain. Galing dun sa favorite ko na restaurant. Hello, natouch ako dun sa ginawa niya. Uy. Kaya umiyak ako kagabi. Sabi ko nga sa kanya, pat walang video. Sabi niya, no, din na. So, alam ko. Alam ko naman, very private siya. Marami ng beses yan. Nagsusurprise sa akin. Pangalawang beses na niya o tatlong beses niya yung ginawa. Akala ko nasa bahay siya. Or nasa trabaho yung palando na sa bahay. Kasi may susi man siya. Kaya wala talagang kaididiya. Kasi yung sapatos niya hindi ko nakita. Tapos ang dilim-dilim ng apartment. Wala. As in, tapos natawa ko yung oven. Kung saan nagpam siya ng pagkain. Tinabunan niya ng towel. Para hindi ko makita sa labas. May nakaon na light sa loob ng bahay. Ganon siya magtago ng sekreto. Sabi ko, grabe ka. Yung sorpresa mo. Natuwa ako at na-appreciate ko. Kaya sabi ko salamat. Small things na bagay na ginagawa niya, na-appreciate ko. Kaya sabi ko, hanggang ikaw ba to? Or may ikarong kasalanan na ginawa, kaya ginawa mo to. So, kung sabi niya, bakit yung may makasalanan ba yung gumagawa? Hindi ako kasi sanay, sabi ko. Pero masakit po yung dibdib ko. I don't know kung bakit. Meron akong hindi magandang nararamdaman. So, ayan, andito na ako sa trabaho. Kaya naman tayo hanggang mamayang gabi. So, siya, kasi kailangan din niyang umuwi. Kasi nga, meron siya naman lunch doon sa mama niya. Yung mama niya naghihintay naman sa kanya. Kaya hindi ganun kadali ding buhay niya. Kasi may mama siyang, sabi niya, ang laki ko na, bakit yung mama daw niya parating hinahanap siya. So, normal yan. Lamang sa mga nanay, kahit may edad na or bata or basta anak, yung nanay hinahanap talaga yung anak. Kaya pero naintindihan naman nanay niya, nandito ako sa, nandito siya sa akin. So andito na ako sa trabaho. Ang ganda ng temperatura, makita niyo yun. Yan, ito is malaking park. Yan, tapos doon na yung trabaho natin. So, time to go to work. I'm going to work na po. So, alis na po ako.
sunlight. I would like to come out of the womb. Something in me feels like all of me, and we dance all alone. Come on in. Uy, papunta na sa trabaho. On my way pala sa trabaho ko na. So, kumusta kayong lahat? It's another day sa ating vlog. Continuation tayo sa last day natin ng kahapon. Kasi ang ganda ng panahon. Ang ganda-ganda. Si Pumando pa rin kay Love. Pero sa Friday, andito na siya. Tapos yan nga, vlog. Ay rin magdadrive ako sa Friday para bumalik talaga yung 100% confident. So siyempre, I need to be careful. So ang ganda ng panahon. Tingnan niyo po. This one, hello sun, good morning sun. Thank you for this beautiful weather. Thank you for this new day. A new day to be fruitful. A new day to be to enjoy. And of course, thanks God for this beautiful day, for those persons who are around me, and also for those who are still by my side. For those who are still supporting me, thank you so much, and I hope they are always safe wherever they are. Nag-stop ako mag-video kasi meron akong kasalubong. So, mas maigi ganito. So, ayan, malapit na naman tayo sa trabaho. Sabi ko nga, ang ganda. Ang araw, ang ganda-ganda. Kaya enjoy natin lahat ng mga nasa Germany ngayon. Enjoy your day. Ako naman, kailang magtrabaho. Kahit gaano man kaganda yung araw sa labas, pero I am inside para magtrabaho. So, this is I think the last week na mainit. Pero I hope na bumalik ulit yung summer. Anyway, September pa lang naman. Pero I'm planning sa weekend, baka mag-bike tour kami. Sila kambal, dalhin ko yung mga bike nila papunta doon kay Love para sila mag-bike. Ako naman is plano ko mag-jogging. Check natin kung magkasya yung bike doon sa likod ng sasakyan ko. So, ang ganda po. Tingnan nyo. As in, I just love the weather. Ang ganda-ganda. Ang mga bata may ingay kasi it's lunchtime na. Yung mga anak ko dumang kanina sa bahay kasi nag-ano sila, parang may outflow silang ginawa. Tapos naririnig ko yung mga anak kong ingay, pati yung mga classmates. So ako ay magpapaalam sa inyo for my video kahapon at saka ngayon. Mag-start na naman tayo ng bago. So maraming salamat sa inyong panonood. That was for today and for yesterday. Salamat ulit sa lahat ng mga nasumusuporta pa sa akin. Maraming salamat sa inyo. And I will end muna yung vlog ko. Sila kambal, wala pa din dito. Maraming salamat ulit sa inyo panunod. Sa mga hindi pa nakakasubscribe sa akin, tulungan nyo naman ako na mag-10K tayo. Kasi road to 10K na tayo. Sana po maging 10K na tayo. And sana andyan pa din kayo na sumusuporta sa akin. Maraming salamat ulit sa inyo. Sa lahat ng nagbe-birthday this month, happy birthday sa inyo. Sa lahat ng mga anniversary, wedding anniversary, kahit anong anniversary meron kayo ngayon, enjoy yung buhay kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya until muna here, so always kung sinasabi, life is beautiful. Kaya we enjoy life kung maaari. Stress-free yung buhay natin. So maraming salamat and I will see you again in my next vlog. Good night! Golden, golden things.